Kumusta mga kaibigan? Kung bago lang kayo sa channel ko, mag-like, comment and subscribe, at i-hit na rin yung notification bell para sa susunod na video. Ang video natin ngayon ay tungkol sa Harden ng Eden. Nasaan kaya ito? Ang Hardin ng Eden ay ang tahanan ng mga unang tao na sila Adan at Eva. Na hindi nangangailangan ng anumang bagay hanggang sa dumating ang ahas at sagayoy nahulog sa kaswalian. Ang Hardin ng Eden ay binanggit sa Biblia sa Genesis at ang pundasyon ng pananampalataya ng mga Kristiyano at Hudyo. Makakakita ba tayo ng tunay na lugar ng paraiso? Ang hardin ay puno ng buhay, puno ng mga hayop at prutas, biyaya at kasiyahan. Ngunit sa paanuman ang paraiso ay nawala sa oras kung naniniwala ka sa pagkakaroon nito. Isang partikular na puno ang lumaki sa hardin na puno ng kaalaman na ipinagbabawal bilang isang puno ng tukso. Ngunit ibinigay ng ahas kay Eva ang bunga ng punong kahoy na ito, na ibinahagi niya kay Adan at tayong lahat ay nawala ng pagkakataong manirahan sa hardin ng Eden. Ngunit nandoon ba ang hardin na ito? Ang kwento ba ng hardin na ito ay buhay na buhay dahil ito ay namamalagi sa isang lugar, at kung ganoon, saan ito? Well, subukan nating tingnan ang mga tunay na lugar at ihambing ang mga ito sa haka-haka tungkol sa paraiso sa Biblia. Habang itinuturing ng mga iskolar ang Hardin ng Eden upang maging maling mga alamat, ang iba ay nagtataka kung mayroong anumang uri ng paraiso na hardin. Ang mga taong naniniwala na ang Biblia na hardin na umiiral ay ipinapalagay ang lokasyon nito lalo na sa payapang gitnang silangan. Sa aklat ng Genesis, alinsunod sa mga tagubili ni Moises, ang Hardin ng Eden ay nasa tabi sa pagitan ng Ehipto at sa mga kanlurang bahagi ng gitnang silangan. Gayunpaman, ang ilang mga alituntunin para sa paghahanap ng Hardin ng Eden ay nawala sa pagsasalin. Ang isang interpretasyon ay nagsasabi na ito ay nasa silangan ng paraiso, na hindi masyadong mapagpas siya, sapagkat walang nakakaalam kung saan naroon ang paraiso. Ang isa pang pagsasalin ay nagpapahiwatig na ang paraiso ay nasa silangan. Ibig sabihin ang halamanan ng Eden, o marahil ang lugar sa panaginip ni Moises, at matatagpuan sa silangan ng Ehipto. Ngunit maaaring ito rin ay nangangahulugan ng malayong kanluran ng gitnang silangan. Gayunpaman, mayroon kaming mga pangalan ng apat na ilog at ng kanilang pisikal na mga paglalarawan upang matulungan hanapin ang Hardin ng Eden. Inihayag ng Genesis na dumadaloy ang ilog mula sa paraiso at dumaloy sa halamanan ng Eden at pagkatapos ay nahahati sa apat na ilog. Pishon, Gihon, Tigris, Euphrates. Kung ang Biblia ay tama, ang mga ilog na ito ay nagbago ng malaki ang kanilang daloy mula nang isinulat ang Genesis. Ang katotohanan ay na ang mga ilog ay nagbabago ng kanilang mga daloy sa mga edad. Sa kasamaang palad, kasalukuyan lamang ang dalawang ilog na makakatulong sa paghahanap ng Hardin ng Eden. Habang ang Euphrates Tigris ay kilalang mga kasalukuyang ilog, ang Pishon at Gihon ay natuyo o pinalitan. Kaya ang kanilang lokasyon kung sakaling sila ay haka-haka lamang. Sinabi ng Genesis na ang Pison River ay dumadaloy sa pamamagitan ng Havilah Land habang ang Gihon ay dumadaloy sa Cush Land. Mayroong ilang mga ilog, o tuyo na mga ilog na maaaring pinangalan ng mga daloy. Ngunit sa panimula ay hindi tumutugma sa paglalarawan sa Biblia. Gayunpaman, ang Euphrates at Tigris ay mayroon pa ring mga pangalan at lalo na dumadaloy sa Iraq. Ngunit sa anumang kaso, hindi sila dumadaloy mula sa parehong pinagmulan, ni hindi nila inilalarawan ang kanilang paglalarawan mula sa Biblia. Hindi rin nila tinawid ang anumang iba pang mga ilog. Siyempre, ang daloy ng mga ilog ay maaaring sumailalim sa isang radikal na pagbabago laban sa Biblia. Dahil ang baha ng mundo ay ganap na nagbago ang mukha nito bilang ito ay kilala. Ang pinakatumpak na teorya tungkol sa lokasyon ng Hardin ng Eden, batay sa panitikan at relihiyon, ay ang Iraq ngayon. Siyempre, may posibilidad na ang halamanan ng Eden ay may kaugnayan sa bulong-bulungan ng mga sirang hardin ng Babilonya. Gayunpaman, ang kanilang pag-iral ay hindi lubos na nakumpirma. Ayon sa alamat,
Itinayo ito ni Haring Nebuchadnezzar para sa kanyang asawang si Amytis, na namimithi sa halaman at bundok ng kanyang katutubong bansa, sa hilagang kanluran ng Iraq ngayon. Maraming eksperto sa Biblia ang naniniwala na ang paraiso o Garden of Eden na ang orihinal na tahanan ni Eva at Adan ay matatagpuan sa Sumer, kung saan nagtatagpo ang mga ilog na Euphrates at Hiddesel o Tigris sa Iraq. Naniniwala sila na ang lugar na binabanggit sa Genesis ay refleksyon ng sitwasyon noong ikasyam at limang siglo BC. Habang ang Pisan at Gihon ay mga sanga ng Euphrates at Tigris na nawala o natuyo na. Mayroon namang nagsasabi na ang Garden of Eden ay matatagpuan sa tinaguriang Holy Land at ang orihinal na ilog na dumadaloy sa hardin bago ito nagsanga sa apat ay ang Jordan, na mas mahaba noong panahon ng Genesis. Ang Gihon, Anila, ay ang ilog Nile habang ang Hevila ay ang Arabian Peninsula. Iniugnay din ng propetang si Ezekiel ang Eden sa Jerusalem. Ayon kay Ezekiel, "Thou art in Eden, the garden of God, all the precious stones were your clothing, the sardius, the topaz, and the diamonds, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, the carbuncle, and the gold, the workmanship of your breastplate and your the flute is upon you. In the day that you are created you are prepared. Thou art the anointed cherub that covereth, and I set thee. So that thou art upon the holy mountain of God, you went up into the midst of the precious stones." Sa tradisyong Hudyo at Kristiyano, ang banal na bundok ng Diyos ay ang Mount Moriah sa Jerusalem. Naniniwala sila na ang buong hardin ay nasasakop ang Jerusalem, Bethlehem at Mount Olivet. Ikaw kaibigan, ano masasabi mo dito? Naniniwala ka ba na ang Garden of Eden ay nasa Timog Iraq o nasa Israel?